Ibig sabihin nun, yung mga pundok natin na walang tanim, sayang yun. Mawala yun. It will change to glasses of water at inboxin a sweet embrace. Mawala yun dahil mayroon na tayong mega farm. Okay. Ano yung mega farm? Pag magkaroon na tayo ng mega farm, feeding flocks, sino yung flocks? Tayo. Feeding flocks dancing on the grass. So tayo pala habang kumakain ay sumasayaw. Ano itong grass? Yung pagkain na nandito lang sa ating paanan. Feeding flocks dancing on the grass. Dreaming of abundance to all working class. Ang nagtrabaho, abundado ka mo dahil tataas na ang sahod. Hindi katulad ngayon na below poverty line ang sahod ng ating mga gobyerno. Si BBM, mayroon ng direction yan. Abundance. Ha? Saan ba yun? Dreaming of abundance to all working class. Wow. Now, tayo ngayon. Contented men of laws. Ready to first battle. Tayong makontento ng batas dahil wala nang inaapi. Kahit anong gera susuungin natin. Ano ba yung gera nating susuungin? Ito na ngayon. Progress of a nation, success of its people. Yung progress talaga. Kahit anong gagawin natin, basta uunlad lang ang bansa. Gawin natin yun. Dahil kasama tayo sa pag-unlad. Why? BBM, the man fashion beyond predictable. Ang tao na hindi natin kayang isipin ang katalinuhan niya. Okay. Nobody can fight against BBM's destiny. Walang makakontra sa kanyang destiny na magiging presidente. Kasi gawa na yan sa itaas. That's what sabi natin, divine intervention. Okay. Majority president, first time in our history. First time. Okay. Okay. People supported him, seem so happy. Tayo maligaya, nag-support sa kanya. Ito na ngayon. Agriculture is the key and the backbone of our economy. Yun ang sinasabi na. Nahawakan na talaga niya. Dahil ang key ng 20 bigas para sa mamayan ay agriculture. Kaya hinawakan ni agriculture. Why? Agriculture is the key. Siya na ang susi at backbone of our economy. Uncharting our country to progress all the way. Wala nang harang-harang sa daanan. Ang humarang giba, ang bumangga giba, dahil lahat ay papunta na sa kaunlaran. Yan ang ating presidente BBM. So, nasagot na ba natin ang BBM? Yung 20 bigas para sa mamayan? Nasagot na. Nasagot na. Nasagot na. Bakit? Ang sinasabi ko nito, nobody can fight against destiny. May destiny na yun. Ipakita ko sa inyo kung bakit may destiny. Dahil pag nahuli si Marcos, Major Marcos Senior noon, di, iwanan ba yan ang buhay ng mga Hapones? Hindi ano. Kawawa ang future siblings. Wala tayong BBM. Wala tayong magandang ay ni Marcos. Wala tayong Irene. Ipakita ko sa inyo. Napasura kung bakit. Wala okay, ang kaso ato sa Supreme Court, wala na. Binasura na, naka-plus na sa inodoro. Kasi wala yan. Ingit lang yan. O sir, hawakan mo sir. Kasi masihan yun. Walang masihan yun. Ingit lang yun, ingit. O tingnan ninyo. Nobody can fight destiny of Marcos family. Here is the wonderful story. Yan. Why? Because divine intervention. Pag-alis ni MacArthur, dahil matatalo na siya ni General Tomoyuki Yamashita, sabi ng Imperial doon sa Japanese, ang kanilang Emperor, Hoy, Admiral Kurita, dalhin mo ang buong pwersa ng Navy mo, pantayan mo ang Pacific Ocean, dahil narinig namin sa intelligence report, babalik daw si MacArthur doon sa Pilipinas. Ngayon, dito na talaga, Admiral Yamashita, 50 battleships. Samantalang kang MacArthur ay lang yun. Kasi hindi naman admiral si MacArthur eh. Hindi pagkatiwala ng ang gobyerno Amerika ang mga Navy. Hindi siya admiral. General lang siya ng army. So nakita nyo, yung 20 battleships, bodyguard lang yun. Ngayon, why divine intervention? Because Major Marcos Senior most wanted by Japanese forces. Bakit most wanted siya? Dahil siya ay